Wuhoi! Alam niyo ba nung bata ako, laging takot na takot yung nanay ko kapag dumadaan kami sa aisle ng mga babasagin. Kasi feeling niya magbabayad siya ng mahal kasi makakabasag ako ng baso, figurine, pinggan, ganyan. Kasi feeling ng nanay ko, yung parang isang maling galaw lang, boom, basag. Welcome to the Wuhoi Podcast. Ang topic natin ngayon ay mga kwentong Daskol. Clumsy yarn. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga clumsy moments natin nung bata tayo hanggang ngayon. Kasi feeling ko walang tao na sobrang, alam mo yun, yung counted yung mga steps. Hindi nakabasag, hindi nadadapa, hindi natatapilok, hindi nadudulas. Parang lahat tayo dumaan sa time na meron tayong yung mga moments na sobrang galaw-gaw natin na parang kitikite, na isang galaw lang, nadudulas, na huhulog, nakakabasag, or kung ano-ano pa. Pero ewan ko, ano bang dahilan nito? Malalaman niya natin ngayon kasama yung ating mga guests. Papakilala muna natin yung mga kasama natin ngayon sa podcast episode natin ngayon. Hello po, I'm Jessie, 25, at Jessie the Fresher. Hello, Russ po, 20, and you can follow me at Kumu, RU, apat na S, underscore. I'm Fairi, follow me on Kumu, at Fairi Lee. Hi guys, I'm Silagz, and siyempre I'm the youngest of them all. No need to know na yung specifics. And for I am Silagz underscore 016 at across all platforms. That's SALAGZ underscore 016. Thank you. Excited ako magkwento actually. So, game. First time nyo lang din to maririnig lahat dahil... Yeah, kanina lang siya nangyari. So, 1 hour ago, sa isang panahon, sa panahong nire-record ito. So, ang nangyari, so, let's go back to the past. Mga 6 hours ago muna. Ang nangyari po, bira lang kasi kami, may something odd na nangyari. Umalis sila mama and si papa. At pag-uwi nila, meron silang inuwi. Yeah, may pasalubong sila. Which is very odd dahil bumili sila ng Pocari sweat. Yeah, and yeah... Right now, nakatingin ako sa kanya. Niisip kong, bakit ka ba dumating sa buhay namin? And since kwentong clumsiness to, ano nga bang nangyari sa Pocari Sweat? So, ayun. Nung nilagay lang nila sa ref, sa freezer to be specific, and ngayong mga 30 minutes ago, which is 5 hours in the freezer, uminom si kuya. And sabi niya sa akin, tignan mo, naging slurpy siya. Tapos inabot sa akin. Mm. Tapos ako naman na thinking na, Slurpee, tinagilid ko siya. Tapos, paano tagilid? Tinagilid ko siya para makita kung Slurpee nga ba talaga siya. Without knowing na. Na nakabukas yung takip? Na nakabukas! And yeah, hindi lang siya tumapon sa upuan, kundi tumapon siya sa dalawang cellphone. Diyos ko Lord, like help me. Mabuti kong cellphone ko. Hindi! Ay nako. Cellphone ni mama, parang wala pa yung isang buwan. Like literal. Like as in swimming talaga. So ngayon, buo pa ba yung phone? Currently po, bilang isang Pilipino, nakababad po siya sa Bigas. Sa bigas. Bigas. Yeah. Pero, so, fake news yung kuya mo na Slurpee Pocari Sweat? Actually, hindi ko nakita yung Slurpee. Pwede kasi, so, same lang ba yun? Baka kasi yung isa, nasa freezer, yung isa, yung kinuha mo, wala naman sa freezer, nasa baba lang, nasa ref lang. Hindi, isa lang siya. So, pag-abot niya sa akin, dahil inabot niya daw sa akin para uminom. Pero ako inabot, kala ko inabot sa akin para i-check kong Slurpee. So, hindi siya Slurpee, guys. It's a prank dahil tumapon siya ng buong buo liquid form. Wait lang, kasi yung iniisip mo yata yung Dairy Queen. Kasi di ba yung kahit yung Slurpee sa 7-Eleven, hindi naman tinatagilid yun. Actually, kalaw yes, kasi may... Kalaw ko kasi may Dairy Queen na ice cream? Hindi, kalaw ko kasi may takip. I-check ko lang kung buo-buo ba siya. Yun yung
point ko, nagtagilid. Okay. Yes. Kala ko nakatakip siya. Butaw nga. So, yun yung mali ko. Butaw nga. Diba? Super clumsy niya. Like, poncho nga. Pero may tanong ako, feeling mo, makakasurvive pa ba yung, ano, yung dalawang phone? Dalawa ba yung, ano, yung... Dalawa siya na magkapatong. Hindi naman masyadong ano yung isa. Pero yung isa talaga, as in yung buong screen niya, talagang nalublob siya sa ano, Pocari sweat. Ganong level. And yeah, bumukas naman siya gladly and natataypan. Pero binabad na rin sa bigas for the sureness. Para sure. Pero yung mga phone naman ngayon, di ba, parang nasisira na lang siya kapag yung tubig pumasok dun sa charger. Dun sa saksakan ng charger. Tsaka ng earphone. Yes. So, yung speaker. Yun, taktakin mo lang. Feeling ko. Okay, so... Kapag sa speaker kasi isang, feeling ko. Hindi naman kasi siya nalublob, natapunan lang siya. Yeah, natapunan lang. So, yun nga. So, isang malaking relief siya. Akala ko na buhos mo sa sarili mo eh. Kasi yun yung ikukwento ko naman. Okay. Speaking of mga natatapon na bagay, nung isang araw lang, kumakain ako ng dinner dun sa trabaho. So... Kasi dun sa work namin may canteen na may free na pagkain, buffet, ganyan. So, pipili ka ng mga gusto mong pagkain. So, ako di ba pili. Yung kuha, ganyan, ganyan. Tapos, lagi akong kumukuha ng soup or noodles na may sabaw. So, ngayong, nung araw na yon ang napili ko ay, alam niyo yung ano, Campbell's corn soup ba yun? Yung kulay red, red and white. Tapos may buo-buong mais talaga. Pero hindi siya yung parang ginataang mais na yung parang halos ano, malatang kanin. Hindi siya ganun. Para siyang mais na may gatas na pinakuluan. Parang ganun. So yun, edi kumain na ako, ganyan-ganyan. Tapos parang hindi ko pinapansin yun yung soup na yun. Tapos iniwan ko lang siya. Tapos inubos ko muna yung ulam, yung kanin, yung gulay. Yung may gulay. Tapos, ayun. Doon ako sa gulay. Oo, may gulay. Tapos, after nun, mga wala nang natitira. Yung dessert na lang yata. Dessert parang cake na maliit. Tsaka yung soup. Tapos yung soup, yung corn soup na yun, kukunin ko na siya. Ilalagay ko siya, patong ko siya dun sa plato na nawalang laman. Kasi para, yun na yung kakainin ko, di ba? Tapos hindi ko alam kung anong meron sa kamay ko. Malaki kasi yung mangkok. So hinawakan ko siya ng isang kamay. Tapos sobrang awkward yata nung pagkakahawak ko. Parang hindi balance. Hindi ko alam kung hindi balance or nadulas sa kamay ko. So pagkaganan ko, imbis na napatong siya dun sa plato, tumaob siya. Tapos nag-slide yung buong soup dun sa gilid ng mesa. Tapos dumiretso siya sa pantalon ko. So, hindi siya yung soup na tubig, di ba? So, para siyang medyo, ano, yung malapot. So, slimy! Parang slimy na. Mula dun sa legs ko hanggang sa tuhod, sa binte. Tuloy-tuloy yun. Tapos ako yung parang, ewan ko, lutang yata ako nun. Wala ko reaction. So, inayaan ko pang, ano, mag-drip yung, ano, yung sabaw. So, yung kalahati ng pantalon ko, ano na, parang basa na. So, kumuha akong tissue, pinunasa ko, ganyan-ganyan. Pero wala nang pag-asa. Eh, ano pa lang yun? Siguro mga 7. Eh, ang trabaho ko hanggang 1 a.m. pa. So, Lord. Ang ginawa ko, pagkapunas ko, diretso na dun sa toilet. Tapos, kumuha na lang akong tissue, tapos pinunasa ko ng tubig. Pero ang nakakainis dun, yung, ano, the rest nung pagtatrabaho ko. Amoy ako, ano, yung gatas ng baby. Ang pangako naman nun. Sure ako. Tapos parang naiinis ako kasi ang ginagawa ko, meron kasing ano, yung parang bote ng sanitizer. Pinupunas ko kahit basa pa yung pantalon ko, pinupunas ko para mawala yung amoy ng parang gatas na mapapanis na. Kasi nung bandang gabi, mapapanis na yung amoy. Kasi wala mong malagkit. Tapos wala. Wala na akong nagawa. Oh my God. Feeling ko ang nangyari sa'yo nung natapon, tapos wala kang reaction is yung feeling of nothingness na lang talaga na wala na, nangyari na. Ano pang magagawa ko? Kaya di ka na lang din nag-react. Imbis na sirahin mo buong araw mo. Pero gusto kong ay, joke lang. Minsan gusto kong mang-away. Pero sinaawain ko yung sarili ko kasi
tanga-tanga. Well, ikaw lang din yung kasalanan. Totoo lang. Ayun. Speaking of pantalon, meron din ako experience sa ganyan. Okay, ewan, nakwento na ata, no? Ewan ko, nakwento ko na ito sa inyo. Yung sa field trip namin to, that was grade 5, grade 4, basta around that. Ano pa lang, grade school pa lang. Ang field trip namin sa Zambales, yung Ocean Adventure. And di ba sa Ocean Adventure, kung familiar kayo sa lugar, meron doon isang attraction ba siya? Na yeah. Magpapalinis kayo ng ano ng paa sa mga isda, malilit na isda, tapos lilinisin nila yung mga ano yung paa nyo, dinidip nyo yung paa nyo sa tubig, tapos edi di ba section namin nakaupo na silang lahat. Ako nagarap ako ng upuan, merong isang bakanting ano doon, bakanting part, basa siya, kaya ang ano ko sana is magarap ako ng ibang upuan, pero ang bakanting upuan na lang isa kabila nung ano, para natabit kailangan pa tumabit doon sa mismong tubig para doon sa kabilang side para makaupo ako. Ayun yung ginawa ko. Pero nung nakainis siya, huwag naalala ko. Nung tumatawid ako doon sa gitna, like, ang butaw, ang dulas nung ano, nung ibaba, kasi tiles yun, tapos wala akong suot nun eh, kasi nakapaa. Nadulas talaga ako. Like, ang dulas ko is, yung pet ko talaga na ano doon sa baba, na napaupo talaga ako. So, katulad nung ginawa ni Kuya Chico, yung reaction niya na, tumingin na sa mga klase ko, nakatingin siya sa akin. Like, ang nasa isip ko siguro nun, ang butaw nung gagawin. Basta siguro 3 seconds, 5 seconds ko lang na-realize na natumba na pala ako bago ko tumayo. Tapos yun, ang anong problema pa noon, siguro second ano pa lang namin yun, mga alas 12, bago mag-lunch, yung time na yun. So, tas ang field trip namin, hanggang gabi pa. So, sa bus talaga, wala akong dalang pantalon. Ang ginawa ko lang is, yung jacket ko, nilagay ko siya dun sa, ano ko, sa pants. Para kapag upo ako, di ba, basa yung seat ng bus. Hmm. Pero sobrang lamig niya talaga. pag mga field trip ganun, di ba? Yung parang todo yung aircon. True. Kasi ewan ko, ba't ganun yun? Ganyan din sa amin pag yung sa Enchanted o kaya Star City. Pagkatas mong Rio Grande, ganyan. Basang-basa ka din nun. Tapos kailangan mo mapatuyo. True lang. Yun, next day, may lagnat ka na. True. Pero yung sobrang hirap nung ano, nung yung sapat na, yun yung mababasa. Kasi kung sa dito lang ng pantalon, kaya pa eh. Pwede pang itik-tupin. Oo. Yes. Pwede pa siyang matuyo. Yeah. Ang comment ko lang sa nangyari doon kay Russ ay, hindi ka tulad nung iba na ang itinerary lang nila is Ocean Adventure. At least ikaw, meron kang sariling lakad, which is mag-swimming. Congrats para sa'yo. That's true lang. That's a real adventure. Pero sa bus nun, pwede ka ba talaga magtumawid dun? Pwede, kasi merong nakaupo dun sa kabila. Na ano. Pwede ka talaga maglakad. Kasi pero alam ko, may tawiran siya. Talaga. Di mo na kailangan lumakad sa gitna. Pero ako, as a, ewan ko, bata pala talaga ako, clumsy. Yes, sobrang clumsy ko na. Patro lang kasi, ang laki kong bata, ano, compared dun sa mga kaano mo, mga kaklase ko. Kaya, yung galaw ko talaga, tapos sobrang energetic pa. Ang dami kong incidents sobrang, na ganyan. Sobrang clumsy talaga. Mm-mm. Understandable naman kasi bata. Parang kay Kuya Chikoy na recently lang. Parang, wait ano yun? Bago kayo mag-judge, hintayin muna natin yung kwento nung dalawa kasi baka di pa yung pinakamalala yung sa akin. Go Fairi. Ito, hindi naman ito. Medyo malala. Pero yung second story ko, medyo malala to. So, na first yung story ko eh. Yung nagla-live si Luigi, nag-stream siya, tapos pumunta ako doon. While nag-vigil doon ako, tapos pauwi na ako, diba, nagla-live ako. Yung parang, nandun kayo, witness nga kayo doon. Nagla-live ako, diba, while crossing the street, ganun, yung time na yon. Tapos may moment doon. May moment doon na parang feeling ko, hindi nito alam. Nag-ano na yung camera ko. So, nag-on? Ako doon, na ano na po ako sa kanal noon. Ah, true ba? Oh my God. Di ko alam yan. Wala ata ako dyan. Yung kanal ay super, ang dumi po ng kanal. Super yung deep pa din. Oo, yung black. Tapos, hala yun. Oh my God. Tinatawanan ako ng mga tao doon kasi nag-live ako tapos tapos may isa tricycle. Pumaran ako tapos iniwan ko na yung kasi sabi nila na, uy, teka lang. Magkaya na kami. Tapos tawa kami ng tawa. Tapos
narinig ko na yun sa Luigi na, uy, tignan niyo si Fairi, parang aswang lumilipad na ata. Sabi ko kay Kuya Driver na, okay, nalalaki. Sabi ko kay Kuya Driver na, Kuya, bilis, bilis! Sabi ko. Buti pinasakay ka ng driver kasi totoo lang. Totoo lang. Hindi, nasa back ako back ng driver, di ba? Oo, yeah. Back right. Oo, so hindi yun maano. Well. Oo. Tapos tinatawanan ako nila, well, nasa tricycle kami. Yung ano mo kasi, hindi ka nag-ano sa dinadaanan mo, yun. Sa trolang. Strip pa mo. Strip pa. Pero yun, pinaka. Oh my God. Kailan nangyari yan? So ano yung nauna, yung kay Silagz o yung kay Fairi? Kay Silagz. Ay, nauna. Kanina lang isa, kay yun. So pinaka. Ako. Kanina lang din yung Fairi. Ay, yung kay Fairi. Hindi. Nung kailan tayo. Yung. Sana po nagpipay attention. Apo. Yung 1 week ago. Oo. Okay, 1 week ago pa. So ako pala yung second latest. Natural lang. Ano ba yan? Sign of aging talaga? Oh, sorry. Speaking of aging, Jessie. True. May connect lang. Ano yung topic? Uy, ikaw na. Hindi ka nakikinig. Hala, hindi kasi nag-CR ako. Ay, gano'n naman. Chachat ako, ano ba? 30 minutes. Okay. Ano na? Ako na nga? Yes, pwede naman. So, before ako mag-share ng clumsy moment ko, bigyan ko muna kayo ng background. So, kung di nyo halata, awkward talaga ako, tsaka mahiya. Halata. Kung nandito si Waze, nasabihin niya, hindi Jessie. True. Sa true lang. So, pero yun, bata pa lang ako, awkward na ako. At tapos, super weird. Like, growing up, ang dami kong gagawin na weird things and people would stare at me. Parang ganun. To give you a sense of how extreme my awkwardness and shyness is, like, tuwing recitation nung elementary, di ba, papatayuin kayo kapag kunyari, Jessie, ganun. Ay, Jessie tuloy. Naturnas, ganun. Siguro, it would take me 10 minutes bago makatayo. Kasi, as in, parang, sasayaw-sayaw ako. Hindi, so far, oh my God, nakakaya nga. Na-imagine ko. Mamimilipit ako sa hiya, ganun. So, sinasabi ko lang yung background. Kasi diba, isa sa mga parang pinaghuhugutan ng clumsiness is yung shy. Pagiging shy. Yes, true. So, ayun, kung sasabihin ko lahat ng clumsy moment ko dito, baka bukas na tayo. Okay, episode 2 na po. Episode 3 na lang. Patiin ko na lang ng parts. Pero yung pinakamalala siguro is yung nasagasaan. Ha? Oh my God. Nasa village kasi yun. Ay, subdivision. Team lang naman. Pero sa kabanatuan, subdivision na. Hindi naman. Anong train? Train yung narinig ko. Apo, anong train? Wala na. Ano ko nag-survive? Reincarnation na po. Naalala niya lang. Pero kung bata pwedeng lumusot dun sa tricycle. Pero anyway, motor. Na motor. So, hindi naman ganun kakitid yung way. Pero may ginagawa kasi kung sobrang, parang ang weird kasi hindi ko ma-explain na, unless makita nyo yung mismong ginawa ko. May CCTV. Pero may ginawa kong movement na parang super awkward niya. Parang na kahit sobrang luwang naman and walang ibang vehicle na nasa tabi namin, nasagasaan pa rin ako. I managed to. Ako talaga yung nag-manage na magpasagas. Parang yung ano ba yan? Yung pag may nakakasalubong ka, tapos hindi mo alam kung left or right, gano'n. Oo, parang gano'n. Patintero na lang. Oo, parang gano'n. Ano na yan? Kaya nung nasagasaan ako, di ba usually, kasama ko yung ate ko yun, di ba dapat, ba't masagasaan yung ano ko, sinagasaan ba yung kapatid ko, parang ganun. Sa akin, parang confused yung ate ko na, sino sisisihin? Kasi, wala. Parang nasagasaan, ang daming, So, yung pinaka na ano, pero kung ano, puro physical talaga yung clumsiness. Di ba may iroon naman sa conversation pwedeng maging clumsy din. Pero sa akin, physical talaga. Ang dami kong pasa, ang dami kong bukol. Nagulungan ka or tumilapon ka? Ano yung nangyari? Hindi ko na maalala. Basta alam ko,
after nun, nagpa-x-ray ako and all, ang daming ginawa sa likod ko. And wala, hindi ko alam metro. Kung wala naman, pero hindi ko alam kung yun yung cause kung bakit parang hukot ako. Ano yan? Hindi okay yung posture ko. Oh. Pero, oh. Baka pwede din. Pero pwedeng dahil shy ka din. Lagi kang oh. Yeah. Nakakrap. Kailangan ako. Shy girl. Kailala talaga. Parang, imagine yung uod. Ganun ako mag-recite dati. Yung parang uod na sa in-slow mo. Oh my God. Nga ano ko dun sa sinabi na Jessie na. Sa clumsiness talaga is pwede mo siyang i-ano dun sa ano sa pagiging mahihain o pagiging awkward. Kasi ayaw ko lang kung sa akin lang to ah. Mas iniisip ko na iwasan na may gawing mali. Mas nangyayari siya kasi kinakabahan. Ano kinakabahan ka dun sa ano? Or masyado ka naging conscious sa galaw mo? Na at the end pa rin, nangyayari pa rin siya. Meron din ba yung mga ganong moments? Pero kasi yung ganyang moments, feeling very ko recent. Si Silagz di siya makarelate kasi di siya mahihain. Pero ako ganon. Well, extrovert. Very recent siya. Lumihain ako. Oh my God. Sino kasi Big C? Ano siya na ito tawag dito? Sakit siya na ito. Last year lang to, birthday namin. Di ba, ano yun, parang, ewan ko, salo-salo lang naman siya, konting kainan lang. Tapos meron drinks. Meron kami drinks, ganyan. May juice, tapos may alcohol din nata yan. Tapos, yung baso ko, nasa isip ko talaga nun. Ewan ko maniniwala si Pixie, pero nasa isip ko talaga nun. Don't mess up. Yun yung nasa isip ko, na umayos ka, ayusin mo yung ano mo, kasi meron mga bisita na ano. Dalawa lang naman bisita, tapos family niya. Kaya, sobrang kaba ko rin nun. Tapos, nasa isip ko, yung baso na hawak ko, ibababa ko siya. Habang binababa ko siya, nasa isip ko, wag mong itatapon yung juice. Ako itatapon yung juice. Pero nung pag ko nung baso, I still managed to knock over the glass. Natapon ko pa rin yung juice. Like, ano ano ba yan? Intentional your fear. Yung juice. Tsaka parang inutusan ka ng utak mo na gawin yung kabaliktaran. Ewan ko, tapos alam, sabi na sa akin ni Pixie nun, kumalmakalag kasi. Kasi ramdam niya na kinakabahan ako nun. And yun, dun talaga, aww, kinakabahan ako nun. Tapos... Hello, all, may taga-kalma. Okay. Wala ko man makalag, tapos yun. Tapos pinanasan ko lang yung, ano, yung juice. Tapos di naman masyado naging, ano, naging awkward. Alam ko, di lang ata nila pinansin. Pero alam ko, pinansin nila yun, di lang nila sinabi. Pero nakaya, sobrang nakaya nung moment na yun. Nakainis. Ngayon nag-iisip ako ng ano, yung parang dahil sa Bluetooth. Sobrang mahihain. Yes, Bluetooth connected. Wait lang. Naiisip ko yung parang... Bluetooth device. Dahil sa sobrang mahihain or yung parang sobrang papanik ka, dun kami nagawang nakahiya. Pero kasi ang nangyari sa akin nun, sa sobrang maligalig ko yata, sobrang saya ko, yun naman yung nangyari. Hindi siya dahil sobrang hiya ko. Ano? Pero parang na-curious ako dun sa sobrang saya mo. Ewan ko, yung parang uwian na yata yan sa school. Grade school ako, tas uwian na. Tas parang saya ko, uwian na. Tapos, nasa third floor. Kaya nga ah. Yay! Nasa third floor yung room namin. So, bumaba akong second floor. Saya-saya ko. Ah, wala parang third floor? Third floor yung room ala namin. Oh. Tapos, baba, second floor, nasaya ko. Tapos, nakita ko pa yung pinsan ko. O di, mas lalo akong maging masaya. Parang, yay! Ganyan, uwi-uwian na. Tapos, yun, sobrang saya ko. Pagakbang ko yata dun sa hagdan. Ano, napapikit ako. Tapos pagdilat ko, nasa baba na ako nung ano, first floor. Tapos dumudugo na yung ilong ko. As in, ano, gumulong ako mula dun sa taas ng hagdan. Hanggang sa pinakababa. Oh my God. Kaya yung... imagine ko yung pagulong. Oh, gulong talaga. As in, yung... As in, para yung taas. Hindi yung pagilid ah. Hindi kasi para sa staircase. Ay, nako, na... Ian can't relate kasi may elevator sila sa school. True. Pero yun, ano, feeling ko yung school namin na yun, ang dami kong dugo na naipahit doon. Ilang beses ka lang dinugo sa school? Yung isa yung inampas-ampas ako ng ano, classmate ko sa ilong. Tapos dumugo, tapos kinalat ko. Parang yung may mga pang teleserye. Parang teleserye. Parang teleserye. Mangawa ako dun oh sa gym. Oh my God. Kinalat ko yung dugo dun sa gym. Ayun. Oh my God.
Pero madalas ganun yung sa akin sa hagdan. Parang hindi ako pwedeng hindi hahawak sa hagdan or else mahuhulog talaga. Oh. Or on coordination yung sa'yo. Oo, yun. Ito, fine. Totoo lang. Speaking of nahulog sa hagdan, super short lang. Nalala ko lang. Actually, hindi ko na rin alam kung ano yung reason kung ba't ako nahulog sa hagdan. Pero let's fast forward. Yes, nahulog din ako sa hagdan. Pero ang odd lang with this story is, nung nahulog ako, edi syempre masakit yun, iyak ako dahil bata pa ako noon. Yung kuya ko, ang ginawa para tumigil ako sa pag-iyak, pinapatawa ako. And hindi ko alam kung anong kaewanan yung nangyayari sa isip ko, pero para talaga akong baliw, literal. Ang ginagawa ko, iiyak ako for 2 seconds, tapos tatawa for 3 seconds. Literal. As in, ganito siya literal. As in, promise, hindi siya joke. As in, literal yun. Tapos eventually, naka-recover din ako agad dahil doon sa pangyayaring yun. Siguro mga 10 repetitions ng ganun. Which is, maliw ka ba? Ayun lang po, thank you. Pero may tingin mo talagang iiyak? Or wala naman? Wala naman. Okay. Siguro, ano lang, semi-bucals lang, ganun. Kung may duguman siya nun, sure ako hindi niya ipapahid sa gym. Oh, hindi niya kakala. Yeah, dahil... Ang dramatic naman kasi. Siyempre ganito. Oh my God. Buhay ay school. Oo. Speaking of school naman, may isa akong ano. May isa naman. Kaya ko yun. Major ano to ha? Like super. Eto, wait. Nung nasa SSG ako, nasa SS yung Student Council Office sa paralan namin. Ano, nag-meeting kami sa mga SSG officers. Tapos, parang may mic doon. So, ito yung background na. Parang board meeting. Tapos, yung sa center, may mic. Yung mic yun, pwede yung paging area, yung ganun. So, merong mic na pwede mong mapakaparinig sa buong school. Meron din mic na sa room lang. So, depende sa system na anuhin nyo. So, yun. Tapos, so, one time, nag-meeting kami noon. After ng meeting namin, nagchichikahan kami. Nagwawalis, anytime, ganun. Tapos, anong nangyari? Ako, well, nag-OZ ako, medyo pagka-OZ lang, medyo. Nag-click-clean ako sa, parang sa board, tapos yung sa table, yung sa ano. So, anong nangyari? While nag-clean ako, is kumakanta ako while nag-hum, tapos yung birit na ano, ng pyramid, yung pyramid! Yung paano super... po yung birit? Hindi yan ganon. Hindi mo ganon yung ginawa. Kailangan yung birit talaga. Actual po tayo dito. Hindi po may natutulog na. So, birit, like, feeling ko talaga nun, nasa araneta ako. Like, pyramid! Yung ganon. So, well, nagsisikan sila sa yung mga fellow SSG council doon. Nagpo-pause sila, tapos, huy! Ang nangyari sa kanya, tapos yun. Tapos hindi ko pa alam may nangyari. So pagkatapos yung biritan, like na may narinig ako sigawan, like anong nangyari sa labas, parang nag-dumbfounded ako, tapos ganun ko, uy, check nyo na anong nangyari sa labas, kaya ang ingay nila, tapos yun na yun. So yung event sa school namin noon is intram, so parang lahat ng estudyante is nasa quadrangle. Yung quadrangle namin is super laki, pero merong ang daming speaker na sa gilid, yung literally naka-circulate yung mga speaker doon. So surround sound. Yun kasi nga may ano din, nasa quadrangle intrams yun, nagpra-practice sila ng dance kasi nga para i-ano sa festival. So yun, kami, well, nag-meeting, sila nag-ano. So sabi ni
nila nga, uy, hali kayo dito. Nag-ano kami, na, tignan nyo sila anong ginagawa nila. So, literally, I was dumbfounded. Pumunta ako, naglo-lockdown ako ha, kasi nasa taas kami. Lockdown ako, pero pag nakita mo yung nasa baba, is makikita ka din nila kasi parang ang space doon na makikita ka, parang tray, anong tawag yan? Terrace, veranda. Oo, veranda, ganun ang laki. Tapos yung parang stage din na makikita ka sa ano, yun. So, pag lockdown ko, nag-cheer sila. Wow, galing. So, ano nangyari? Sinong galing? So, eto pala yung nangyari. While cleaning, ako ba or sa mga class, yung mga officers doon, feeling ko napindot ko yung speaker. Napindot? Hindi, literal. Parang napindot or hindi ako yung nag-ano. Parang may someone or ako, hindi ko sure. Napindot talaga. So, yung biritan na ano talaga, na-witness pala nila, yung narinig nila. So, parang sabi ko sa sarili ko, kunin nyo na ako, Lord. Baka naman maganda yung performance, so okay lang. True naman. Hindi naman siya nakakaya siguro. Parang live concert pero, lang. True. Oo, mag-share nga eh. Pero pag yung buong ano, okay naman. Nag-ano naman ako palagi, nagkumakanta. Pero yung ano lang, yung super na, super shy ako. Wala lang akong choice kasi, hello, president, wala kang ano, ganun. So, tawag nila sa akin, diva presidente. Wow. Yes, no. Tawag nila sa akin. May moniker na sa PBB. Ano? Diva? Meron din. Diva! President! Let's go. Diva president. Oh my God. Kaya yun. Wala na akong mukha makaipakita. Pero okay lang yun. Feeling ko naman dahil nga, di ba, sobrang... ano, sikat ka rin sa school nyo. Parang ano sa kanila yun, parang ikaligaya ng mga kaklase mo yun. Yeah. As a pambato ng school. Pero as an introvert or ambivert, ambivert ako. So, parang mahihayin pa rin. Speaking of ambivert, wala lang. Wala. May kukwento ko sa inyo na clumsy moment ko dahil kulang ako sa tulog. Ito yung pinakagusto kong, ay, nakwento ko na yata sa iba to, pero kwento ko na din dito. Ito yung pinaka-epic talaga. So, yun. May sinalian kaming ano, painting competition on the spot. So, pupunta ka sa ano, sa school, tapos doon mo gagawin yung painting. Hindi, walang kinalaman doon yung story, pero the day before kasi, ginawa ko yung canvas na malaki. Ako yung nagpako, yung nagkabit ng tela, naglagay ng paint, primer. So, medyo wala akong tulog. So, the next day, puyat ako, pero tuloy pa rin. Parang meron ka ng ano, yung parang, anong tawag doon? Yung na-hyper ka dahil kulang ka sa tulog, pero excited ka. Meron din ako. Alam ko yan. Walang tulog. Pag kulang sa tulog, pero alam mo, may gagawin kang exciting next day. Hindi kayong parang, ano, pagod the next day. Pero yun, maganda yung kanalabasan na naka-finalist ako at least. Nice, yes, nag-ano lang pala, humble brag. True, yun lang talaga yung point nung story. Pero ano kasi yun, parang foundation day nung university. So, bukod dun sa event na yun, on the spot painting, merong fashion show sa gabi. Pero sa ano, sa SM Mall of Asia, gaganapin. Wow. Hindi ko lang SM Mall of Asia or SM... San Lazaro yata. Basta malayo dun sa Caloocan, sa may Manila na siya or Pasay. So kami, go pa din. Parang, eh, todo na natin to kahit ano na magto 24 hours na akong walang tulog. Go pa din. Dinigpunta kami, attend. Tapos, yun na. Gabi na natapos yung fashion show. So, uwian na. Kasama ko yung asawa ko nun. Pupunta kami, eh, ihatid ko na dun sa bahay nila. Tapos bumalik na kami dun sa Caloocan. Ay, nakarating na kami dun sa Caloocan. Pero kailangan namin tumawid sa Footbridge. Tagal naman ang build-up. Ito na, wait lang. worth it. Siglalakad ako. Tapos parang, alin, yun na yung ano, nagkape pa yata ako nun para maipush ko pa na, ano, more than 24 hours. So, ready na ako. Akyat na nung tulay sa Footbridge. Lakad, akyat. So, nandun na kami sa Footbridge. Kasi ito yung Footbridge. Alam niyo naman yung mga Footbridge sa Manila, di ba? Yung parang
wala masyadong ilaw. Tapos, doon sa taas ng footbridge, may family ng ano, na natutulog. Parang town grass yata. Oh my God! Natutulog sila. Wait lang. Wait lang ha. Natutulog sila doon sa gilid ng ano, ng... Oh my God, ikaw yun? Hindi, sa iska. Wait lang. Kami yun. Kami yun. Inabot na ka ng piso. Lagyese pala yun. Ah, wait lang, wait lang, wait lang. So, galakat na ako. Tapos ayun, nakatingin na ako dun sa ano. Ah, ba dito sila natutulog? Ganun pa. Tapos, wala na. Ano, hindi ko alam yung parang nag automatic yung pa ako na parang nag-skip ng isang step. Oh my God. Tapos, alam niyo kung ano nangyari? Diretso ako dun sa tabi na. Sana pumikit ka na rin pagtapos. Oh, yeah. Ay, nakikitulog lang po ako. Diretso ko dun sa tabi nung, ano, nung family na yun. Pamilya ordinaryo. Instant reunion. Oo, tapos parang tulog. Higa ako talaga. Tapos sila nagulat sila. Tapos napatalon sila. So feeling siguro nila huhulihin ko sila o ganun. Tayo ko agad ako. Tapos parang... inaantok. Good morning po. Tapos ginok pa ako nung asawa ko, sabi, ah, ano ba, hindi mo na nahintay makauwi sa bahay? Natulog ka na kami. Oh my God. Yun sobrang hindi ko. Kaya nun, ala, tuloy pa rin sa pagpupuyat. Pero ngayon hindi ko na kaya yung ganun. Yung... Oh my God. Well, ganun talaga pag matanda na. Ay... Wow. Ako lang, di na kaya magpuyat. High school lang yari yan, kaya Chikoy. College. Ah, college na. Okay. Yan. Yun yung memory ko na talaga. Natulog sa ano, sa labas. Dami ko rin memory sa ano, sa high school na nakahiya. Yung isa, ewan ko kung lahat kayo na experience na to. Na-experience na bang masiraan ang pantalon sa high school or... Uh-oh. Well, yung iba naman sila, Jessie, hindi nagpapantalon. Alam ko, nagpapantalon. Hindi ka sure. Ay, nung college siguro, no, pantalon na. Yung sa ibang university. Ah, pag-uniform. Pero pag sa civilian, nagpapantalon naman. Ah, well. Yung sa uniform namin nung ano, nung high school, sobrang, ewan ko, sobrang ligalig ko. Ba't ako introvert ngayon? Pero nung naalala ko yung ugali ko dati, sobrang ligalig kong tao. Meron din, ano, meron akong klase doon na mas malaki siya sa akin. So, ang trip ko sa kanya is, alam niyo yung parang niluloksong baka kapag, ano, habang nakatayo. Kaya talunan ko yung ano niya, yung sa likod niya, para ganun yung ginagawa ko. Kahit so, sobrang pag ganun ko, hindi naman, parang nakikisakay din siya. As in, yung pag-angat ko ng ganun, narinig ko talaga, paano wala yan? Oh, walang talaga. Alam ko na. Alam ko na siya. Tapos, anong time na yon, nag-shirt ba ako nun? Ako nag-shirt ako nun, pero parang hindi ko maalala ang naka-shirt ako nun. Ay, ako naka-shirt ako nun. Pero talaga, mula sa pundilyo ata yung tawag doon, sa baba ng pundilyo, hanggang punja. Sa pinakalik sa likod. Punja, ewan ko, basta doon. Ah, palikod. Hanggang sa pinakalikod. Palikod yung wasak niya. So, yun ang ginawa ko ulit, yung talagang ginagawa ko dati nung sa ano, is jacket. Lagay ko yung jacket sa ano, sa likod ng buti may jacket ka lang ko. Buti may jacket. Hindi, yung... sa kanya yung jacket. Sa klase ko, niram ko sa kanya yung jacket. Well, at least, buti naman, meron jacket yung klase ko. Pero, ewan ko, ang ligalig ko. Wasak talaga siya eh. Imagine ko itsura mo, yung dinipi mo. High school ba yun? Hindi, elementary pa lang yun. Elementary yun. Feeling ko yung naman... ligalig ni Russ, yung parang minsan lutang sa ano. Yung nagsasalita mag-isip. Uy, wait lang. Uy, di naman. Alam yung ligalig. Ano yun? Parang legalic, energetic, maharot. Maharot, ganun. Parang ganun. True introvert pa ako nito, ha. Well, kasi kapag sobrang ano ko sa mga kasama ko, sobrang, tawag dito, comfortable, doon lumalabas yung pagka-abno, pagka sobrang energetic. Ayun. Dati, pero siguro, ewan ko, ngayon siguro kasi wala ako masyadong physical contact sa mga, sa tao. Kaya di ko pa rin malalaman. Pero ewan. Pero introvert don't worry, yan. Kasi ganun din ako. Si Jessie, may kumpleto yata. True. Eh, parang same lang. Madaming beses. Pantalon na, din? Hindi, same lang yung palagi ako nauuntog. Pala. Ay, may naalala pala ako. Nung college, ano, since introvert nga, parang mahiyain pa ako nag-aaya. Naaya ko yung classmate ko na manood kami sa bahay. Wow. Oh.
ganun. Ay, movie tayo sa bahay, ganun. Tapos, ayun, ade, fast forward. Nanonood na kami. Tapos, imagine niyo lang yung mga sinabi ko before na may ginagawa akong mga weird movement. So, super weird. And parang out of nowhere lang. Tumakbo ako. Tapos, nadapa ako. Wait lang, hindi ko ma-explain masyado. Nagulat na lang yung classmate ko kasi may narinig na siya ng parang boom. Ganun. Bumagsak na ganun. Like, parang reaction niya yung, why did you do that? Wow, si Jal, English. You know what? Why did you do that? Hindi. Hindi ko rin, hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-explain ba't ako tumakbo ng ganun. Like, kukuha lang ng tubig. Wait lang, ako wala ng tubig. Tapos tumakbo ko ng... Naruto, yung parang ganun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-explain eh. Siguro sa pagiging mahiyain pa rin yun. Pero hindi ko alam eh, nasa bahay na ako eh. Kaya nga, at di ka na nahihiya sa bahay. Pero hindi ko ma-imagine kung ano yung takbo. Ah. Yung parang takbo na yung, ano, yung panyo nakatrip sa bibig. Parang ganun ba? Hindi, parang ano, Naruto, ganun. Oh, okay. Ganun, yung parang... Tapos una ulo na, ganun. Oo. Nasa likod yung kamay. Proba. Tapos nagalitan pa ako ng nanay ko, pag imihain mo kasi, ganun. Oh, eh. Pero parang mas nakakaya, no, pag college nangyari. Ay, college. Alam na... College, pero kami lang namin tao, so hindi masyadong nakakaya. Pero yun, hanggang ngayon, ang weird, nawi-weirdoan ako sa sarili ko. May mga ganun akong moment. Madami akong ganung moment. May gagawin akong nakakaya. Super nakakaya. Ayoko, ano? Oh my ayoko God. Iniiwasan ko yung spotlight effect. Like, ayoko talagang nakikita, napapansin akong tao. Pero may ginagawa kong ganun. Kabalik talaga yung nangyayari. Mas Yeah. True. Sobrang conscious mo sa ano, sa galaw mo. Hindi mo na napansin na. True. Hindi na pala normal yung ginagalaw mo. Kaya kabalik talaga yung nangyayari sa'yo nakatingin yung mga tao. Mas na napapansin. Mas ginagawa na napapansin. Ginagawa mo. Oh my God. Very relatable. Sa true lang. Siguro kasi parang pag less mo pinapansin yung sarili mo, less ka napapahiya dahil wala ka nang pakialam parang kung anong tingin sa'yo ng tao, ng mga nakapansin. Very true. Diba? Siguro. Pero parang paradoxical siya. Pero kasi pag bata ka, pag teenager, ang dami mong ano, kahihiyan. Parang lahat ng bagay, kinahihiya. Kinahiya mo. Kahit tagyawat na hindi naman dapat kinahiya. Ayaw. Well, true naman. Well, iba naman ng topic yan. Insecurity na. Okay, insecurities na yun. Abangan. Ayun. Hindi ko alam kung sino clumsy dito kung ako ba o yung nanay ko. Kasi hinatid niya ako sa, ano, sa motor. Sa nakangkas ako, di ba? Pagdating sa school, hindi ko alam. Parang sobrang saya nung nanay ko na nakita yung mga classmate ko. Kaway-kaway yung mga classmate kong ano, babae. Parang, ay. Oh, wow naman. As ako pa baba. Wow, as a heartthrob. True naman. Hindi nakakatawa to. Wait lang. Nakakatawa na nakakayo. Parang ayoko nang pumasok sa school ulit. Pagbaba ko, di ba bababa ka sa motor? May ano doon, yung tungtungan ng paa na natutupi. Ganun. Di ba yun yan? Uh-huh. Alam niyo yun? Uh-huh. Pagbaba ko nung motor, sumabit yung pantalon ko doon. So, para siyang nakahook doon sa bakal na yun. So, parang ako naman, wait lang. Eh, yung nanay ko parang sobrang focus siya doon sa mga klasiko. Nakaway ng kaway sa akin. So, ako sabi ko, very popular kid. Wait lang, tanggalin ko na to sumabi. Tinatanggal ko, parang nagbabay sa akin. Tinatanggal ko pa lang, nagbabay na sa akin yung nanay ko. Tapos parang, wala na. Pagka-under niya nung motor, nahati yung pantalon ko mula sa dulo hanggang dun sa hita. Uy, nasaya naman na. Ay, nako. Tapos parang ano, wala na. Ngawa na ako nun. Ngawa na ako. Tapos ako, ayaw ko na pumasok. Sakay ka na ulit dito. Sakay ka na sa motor. Uwi ka na agad. Nahiyanin siya. Uwi ka na, tahiin ko na lang. Tapos parang ako, hindi na ako papasok kahit kailangan. Nag-rebelde. Tapos parang one day yata ako hindi pumasok. Tapos nakakainis. Pagbalik ko sa school, hindi pe-pretend sila na walang nangyari. Pero tatawa pa rin sila. Yung mga klase ko. Sabi nila, ano daw, Joe Pai daw. Kasi ganun yung costume ng sex ba? Well, yun nga rin sana yung sabihin ko, in fairness, yung mga ganong style, yung mga open yung sa baba, pang dancing yun nung 80s, which is timely nung panahon na yun. Hindi yun 80s. Yes. Pero ang nakakahiya dun, yung hinatid, yung parang bumalik pa kami sa bahay, so pinarada yung
yung ano binti ko pinarada sa buong ano, buong town namin. Oh, mas galing. Oh my god. Saya mo ano, kaya mag mga reminisce. Ayun. Uh-oh. Alam ko sayo mo din Clumsy. Oh, well, at times, ngayon babalikan natin, nakakatawa lang siya isipin, pero noong mga panahon yun, patayin nyo na lang ako. Ganun, oh, mo patayin, ayaw mo na lumabas. Kunin mo na ako, lupa. Uh-uh. Wow, eto, sa swimming pool, nagsiswim, bata pa ako, parang grade 6, so may pagkadalagita na din. Yun, nagsiswimming kami noon. Tapos ako, yung swimming suit, yung two-piece, ganun. Eh, ako masyadong revealing na ako nun. So, parang oh ayoko na. Ayoko. So, ganun. Tapos yun, na pa-swimming suit ako nila. So, may slide. Ang bata ko pa, parang yung utak ko, parang childish pa nun. So, may slide, yung antaas ng slide. Tapos nun, nagsislide ako. Hindi ko alam na super lalim nun. Pag nung nagslide ako, yung kalagitnaan ng slide, kita yun sa lahat ha. Parang natatanggal yung upper ko. Nakakabaran ako, tapos inano ko na lang yun na, oh my god, I'm like, I'm shouting. Nagsishout ako lang. I'm like, sabi ko sa mga cousins ko, guys, help me, I'm shaking. Kasi nauuna yung tube, yung upper. Wait lang, di ba parang mas nag-attract pa yun ng ano? Mas napasin. Yun nga. Pero nahulog ka ba guys, sa pool? Yung upper. yung kinakover ko na lang yung sa arms ko, yung dalawang arms, ganyan ako. Tapos nauna yung bra. Ba't nauna yung bra? Hindi kasi ano. Dapat ka baliktaran dahil sasabit siya. Tas, hindi ko na alam yung sa bra. Okay, di na. Papakagalan po. Natanggal lang kasi sa feeling ko sa force or gravity ng hangin or yung tubig. Yun. Parang natanggal lang siya. So, yun. Nauna na yun. Sabi, yung mga kasin ko nandun na lang sa baba tapos inaano nila. Kinuha yung bra mo. Yung pinakakahiya na nangyari sa akin. yun kasi talaga nakakahiya kasi... Oo, may dami pa. Oo, sa crowd pa. Yeah. Yun na yun, guys. Okay. Pero hindi ka naman na trauma, nagsusuot ka pa rin ng two-piece or hindi na? Hindi na. Wala na siyang sinusuot. Ay, wala na. One piece na lang, hindi na ako nagtutupos ever again. Yes. Oo, yan. Okay, ito, may last kwento na ba kayo? Grabe! Kung ako yung mag-end na tong ano na to, Diyos ko Lord, super intense ng kwento ko. Like, grabe, ibang klase po. Okay. I go so, na. Dahil ako yung gusto nyo patapusin, bibigyan ko kayo ng napaka-inspiring na kwento. So, with a little backstory. Nung bata ako, siguro dala na rin ng sobrang katabaan and ng kwentong ito, lagi ako inaasar na wala akong liig. Hello! Wala mga bully tumama. Alam niyo, bata ko walang leeg, yeah. Ganun daw itsura ko lagi. Meron naman, sa picture niyo na picture, meron naman. Numubo naman. Well, ngayon, feeling ko medyo okay na. Pero, ito po yung backstory sa mga makakarinig nito. Ito po ang dahilan kung ba't wala po akong leeg ng mga panahong yun. So, nung bata ko, ewan ko kung anong trip ko sa buhay. Pag mag-isa ako sa kwarto, well, hindi ko naman siya maraming beses nagawa. Ang ginagawa ko is, tumatayo ako sa kama and if yung tayo sa kama na naiisip nyo is yung with both feet, nagkakamali po kayo. If ang iniisip nyo na yung pagtayo ko sa kama is with both hands, nagkakamali po kayo. None of those are involved. Yung ulo. Ang ginagamit ko po sa pagtayo sa kama ay yung ulo. Yeah. Oh my God, ginagawa ko rin yan. Yung sa pader ba? Ang sayo niyan. Oo, yung sa pader. Oh my God. Like, kaya wala kang leg. Hiling ko na naman. Oo. Diba? And ito pa ang mangyari. Hindi pa ako
kontento na ako lang mag-isa. Nagtawag po ako ng audience. Opo. May... para tipe acrobatics ko. So, again, meron na naman pong special participation. Si Kuya, tinawag ko na naman siya. So, sabi ko, tignan mo to. Ang galing nung gagawin ko. Diyos ko, Lord, nung nagtawag ako ng audience, paggawa ko nung, ano, said acrobatics, may nangyari. Diyos ko, Lord, tumunog yung leeg ko. Nag-rock siya. Like, Diyos ko, Lord, kaya siguro, ayos. Hindi naman siya masakit. Pero kaya siguro wala akong leeg dahil natulak po siya pa loob. Yeah. Yun po yung backstory. Parang naisip ko yung ano, yung parang retractable na mga ano. True. Baka na ganun siya, no? Yung mga host, di ba yung mga host dun sa washing machine, yung pag ine-extend? Oo. Parang kabalik talaga nun. Shut up. Pwede nga. Duro ka. Baka. Kailangan mo mag-Cairo. So, kailangan ko lang ito ipahila. Sa Cairo, may, tama. May, na, may naisip akong kwento. Pwede ba? Sige, go, go, go. Statement ni Silagz na ano, na nagtawag ng audience. Ito talaga, ito yung pinakamalala na siguro to. Ito yung time na, once, and first time and once lang na dahilan, kumata ko na hospital, na-admit sa hospital. Yung time na yun, eh, sobrang bata pa rin na ito, mag-aaral pa lang ako. Siguro na kinder or ng grade 1. Ano yun, ewan ko, parang it's either birthday ko ata or Christmas siya. Kaya merong, meron sa akin nagregalo. Tita ko nagregalo ng lapis. Ng lapis, yung meron pambura sa dulo. Then, ewan, sobrang curiosity. Ewan ko kung clumsiness ba siya o, ewan, sobrang curiosity ko. Tinanggal ko yung pambura dun sa ferrule, dun sa dulo ng lapis. Tapos, yung tita ko, nakaidaran ko lang din. Kato dun sa sinabi ni Silagz na, siya yung ginawa kong audience. Sinabi ko sa kanya, tita, tignan mo magic. Yung pambura yung lapis. Ilagay ko sa ilong ko. Tapos sinabi ko, tita, tignan mo magic. Then, na-inhale ko siya. As in, diretso sa nasal cavity ko yung ano, yung pambura. Doon, yun lang, naalala ko na lang, nawalan ako ng malay. Kasi di na ako makahinga. Yung mga tita ko narinig ko na nagsigawan, pati sila mama, na si Dave did kasi pa. Uy, si Dave, ano nangyari kay Dave? Din. Tapos sabi daw, yung lapis, yung pambura nga daw, nawawala na, nasa, na nga, na, nalaman nila, sa ilong ko na daw. Doon ako sinugod sa hospital, sa East Avenue. Tapos ang naalala ko doon is hinok yung pambura ng lapis gamit yung hook, parang yung sa pandin ano dentist ata nila sa parang hook sa sobrang lalim niya kasi nasa loob na ba siya? Loob na siya ng... nasa loob na siya. Ang naalala ko doon, may dugo na siya, may dugo siya yung ano yung ano kasi ewan ko talaga, abnormal ako nung bata. Tignan mo, magic. Tada. Magic, pagkagising mo na sa hospital ka na. Teleportation pala. Oh my God. Wow, magic. Oh, yung pinakamalala nangyari sa akin dahil sobrang ka-abnormal lang ko nung bata. Nainis. Ang saya. Sana may natutunan tayo sa mga ginawa na. Yeah. Pero parang hindi kasi yung latest ko nung isang araw lang. Well, baka ngayon mo palang matututunan. Di natin alam. I mean, clumsy pa rin ba kayo ngayon, masasabi nyo? Or ano na, mas okay na tayo ngayon? Ako sa ngayon, ako ah. Ang laki kasi yung tao. Ang laki yung tao. Kaya sobrang... Kapag mayroong ibang tao, siguro sa ibang bahay, sobrang conscious ko sa galaw ko. And madalas ayun yung nagiging problema. Sa sobrang conscious dun sa mga galaw. Siguro... ano lang, maging normal lang, act normal. Yun lang ang naisip kong pwede kong gawin para maiwasan yung mga ganyan ba situation. Yan po, thank you. Ang akin naman, ang nakuha ko sa lahat ng mga kwento, actually sa isang kwento lang, ay sa dalawa, yung sa akin tsaka yung kay Russ, na kailangan natin magtawag ng audience pag may ginagawa tayong mga ganun. Dahil, what if walang audience nun si Russ? E di, kasama po ba natin siya ngayon? Di ba like... Totoo. So at least may tutulong sa atin pagka at may ginawa tayong kaklamsihan. Yeah. Sa true lang. Tulad nung din kay Kuya Chikoy, nung nakaano siya, nung na nakitulog siya doon sa pamilya. May slip over. May audience. Oh my God. True naman. Ako, ano, clumsiness is in our life naman. Siguro, limit na lang. Para, feeling ko... Nalilimit ba natin yun? Kaya ba natin yun? Hindi.
Kaya ba? Hindi. Pwede naman siguro. Parang live with it na lang. Mm. Live with it. Parang, sige, okay na yan. Go na yan. Okay na. Yan na lang. Huwag na natin ikahiya kasi memory beats. Oo. Oh. Yeah. Oh. Miss Laturnas, mag-warm ka pa ba? Sorry. Wala akong natutunan kasi hanggang ngayon, super clumsy ko pa rin. Nagnanarutaman yeah. pa din. Siguro natutunan ko yung one good thing about clumsiness, which is it helps bring families closer together, like yung kay Chikoy. Kasi yes. kung hindi siya clumsy, diba? Hindi niya nahanap yung pamilya. Hindi na kailangan ng KMJS po. pamilya ordinaryo. Oh my God. Ay, nako. Okay. Sa akin. Kaya yung title nitong natin, itong podcast ngayon ay mga kwentong Daskol. Kasi hindi ko gets, pero laging sinasabi yun nung nanay ko sa akin. Tsaka nung asawa ko na ngayon. Parang daw ako, Daskol lag. Parang careless. Yung parang takot sila pag sinasama nila ako sa kumari sa SM department store. Tapos tindahan ng mga pinggan. mga baso. Kasi feeling nila pag umatras ako kaya tumalikod or ganyan, may mababasag. Tapos yun, parang feeling ko sa sarili ko hindi naman, pero ewan ko baka nung bata ko, wala lang sa memory ko, pero marami na siguro akong nasirang gamit sa mga pinupuntahan namin. Ganun. Ayun lang. Thank you sa inyong lahat. Thank you po. Nakaano tayo? 1 hour mahigit. Pero bago natin i-end, mag-promote muna kayo ng inyong mga social media accounts. Kumu. Ako meron kayong gustong pasalamatan at kung ano man gusto niyong sabihin. Thank you po sa mga kaibigan ko na tinanggap ako kahit super clumsy ko. Ay, nagdadama. Thank you doon sa pamilya na nagpatuloy. Oh my God. Okay. Sa akin, hindi ko maalala kasi kung sino yung inan ako. Alam ko si Melchoray yun eh. Melchoray ko, pinapakinggan mo to. Alam ko sa'yo ako nang hiram ng ng jacket. Inikaw rin yung tinanong ko nung high school sa likod. Ba't nasira yung pantalon ko? Wala lang. Thank you. Thank you. Thank you ng jacket that night. True. Okay. Thank you sa sarili ko kasi kasi dahil napindot mo yung microphone. Hindi, nakayanan ko yung hiya. Nakayanan ko yung pahiya sa sarili ko. Ganyan. Ako po, kahit di ko naman to podcast, pabibo po ako. Salamat po sa nanonood na nakikinig nito ngayon. And pakinggan mo rin yung previous podcast and yung next podcast dahil may kita mo ulit kami doon. Tama. Let's go. Follow nyo kami sa Kumu. Ako kahit. At Chikoy Wuhoi. At Jesse the Fresher. At Fairelis. At Silagz underscore 016 at Russ with 4S and underscore. Ayun, tapos sa Twitter din at Chikoy Wuhoi. Tapos YouTube, hanapin nyo yung channel ko. Subscribe kayo sa Wuhoi. Subscribe! Click here! Ayun, tapos kung may gusto kayong may mga suggestions kayo, email niyo ako sa chikoy@wuhoi.com. Thank you guys and good night. Thank you. Bye-bye.